Ito yung titulo ng bahay at lupa namin. Tandaan mo, Fermin, ha? Sanla lang yan. Yan ay kasulatan na pinagbili mo na sa akin ang lupang nakasanla sa iyo ng mga Samonte. Ngayon, sa akin na nakasanla ang lupa. Buknoy! Ito naman, kabago-bago lang ang sapatos ni Isagani. Hiniram mo agad. Oo, sige na, hubarin mo na. Pinili ko po kay Isagani to. Ano? Sabi nila magaling daw ako kumilatis ng tao. Alam ko, may pinagdadaanan ka. Bakit mo binenta yung sapatos na niregalo sa'yo ng tatay mo? Kung ayaw mo, dapat sinuli mo na lang! Paano mauna na ako, ha? Pupuntahan ko pa yung kumare ko sa ospital. Naku, baka kanina pa po kayo iniintay dun, no? Kasi matagal ko nang hindi nakikita yung inaanak kong si Isagani. Si Isagani? Oo. Kilala mo ba siya? Ano ba pangalan mo? Lynette po. Lynette Quintana? Bakit niyo po alam yung pangalan ko? Matagal ko na kasi naririnig yung pangalan mo. At yung pamilya mo, matagal nang kagayat ng kumari ko. Lagi kasing kinagagalitan ng pamilya mo yung kumari ko, si Luming. Dahil siguro mahirap lang siya. Kaya yon napipilitan siyang lumaban pero hindi naman siya nananalo. Galit na rin po ba kayo sa akin ngayong alam niyo kung sino ako? Pasok muna po kayo sa loob. Birthday ko po kasi eh. Talaga? Happy birthday! Thank you po. Alam mo ka birthday mo sana yung anak ko. Talaga po? Pakisabi po sa kanya, happy birthday! Paano naman ako magagalit sa'yo? Eh, ang amo-amo ng mukha mo. At saka, mukhang mabait ka naman bata eh. Siguro huwag niyo na lang po sabihin kay Aling Luming na nagkakilala tayo. Baka magalit din po siya sa'yo. Oh, sige. O paano mauna na ako, ha? Salamat, Lynette, ha? Salamat po. Sige. Salamat, ha? Pogi-pogi mo talaga. Gusto ko kayo. Okay naman. Alika nga dito. Nandiyan ba ang nanay Luming mo? Wala po eh. Nasa hospital eh. Ay, mabuti naman. Sabihin ako sa'yo. Alam mo ba kung sinong naabutan ko doon sa bayan kanina? Sino po? Si Lynette. Talaga po? Kaya lang alam mo, malungkot siya kanina. Pag ako nagkakamali, ako ang lalapit sa kanila. Tapos hahawakan ko yung mga kamay nila. Pero kapag sila na nagkamali, sila ang lalapit sa akin at hahawakan nila ang kamay ko. Pero kahit sino pa man ang may sala, pagka nahawakan na ang kamay namin, alam na ang ibig namin sabihin doon. Ano po yun? Na, sorry kami. Nagkamali kami. At sinasabi namin na mahal na mahal kita. Eh, di ba? Kahit sino naman nanay, kapag ka narinig yun, nilalam ko ng puso. Hi, Ma. Ay. What the hell? Problema mo? You're so weird. Pwede na natin schedule ang operasyon ng binti mo bukas. Yun eh, kung handa ka na. Opo, Doc. Gusto ko na makalakad eh. Kung ganun, gagawin natin yung sa hapon para dire-diretso pahinga mo sa gabi. O sige, mauna na ako sa inyo. Salamat po, Doc. Saan kayo nakakuha ng pera? Kung saan-saan naipon namin. Teka lang ha, may nakalimutan akong itanong kay Doc. Nay, aminin niyo sa akin, saan niyo nakuha yung pera? Isinanla ko yung natitirang lupa natin.
Kinausap ako ni Fermin. Sinabi niya, gawin ko na raw buo yung pagkakasanla. Kasama na doon yung bahay at lupa. Ba't niya namang ginawa yun? Anak, noon isinanla mo yung lupa para sa pamilya mo dahil nangangailangan sila. Ngayon, ikaw naman ang nangangailangan. Tama ang naging desisyon ko. Walang mahalaga sa akin ngayon kundi ang makalakad ka. Dapat hindi niyo ginawa yun eh. Pasok po muna tayo sa loob. Ay ka. Nang, sana po, huwag niyo na po babanggitin ito kay Enay. Oo naman. Alam ko naman yan nanay mo, no? Pero alam mo, Nak, ewan ko ba, ang gaanggaan ng loob ko dyan kay Lynette. Hello? Ay, Lynette. Bakit ka malungkot? Galit na naman kasi sa akin si Mommy. Ano ba naman yan? Parehas na naman tayo. Kakatapos na magalit sa akin ni Inay. Ma'am, excuse me po. Bakit kunin ko lang po yung basura. Hello, Isagani. Sorry, hindi kita narinig. Kala ko si Mommy yung pumasok eh. Ano sabi mo? Ang sabi ko, parehas na naman tayo. Kakatapos lang din kasi magalit sa akin ni Inay. Mabuti nga tumawag ka eh. Pwede lang. Kanina pa ako pumunta dyan eh. Sira. Ay naku, sira. Ulo ka talaga. Pero alam mo, Lynette, naawa na ako sa ating dalawa. Sakit pagsiksikan ng sarili. Hindi ko alam. Lahat na ng approach, sinubukan ko kay Mommy, pero parang may wall siya sa akin eh. Kaya ako, kapag nagkapamilya na ako, sisiguraduhin ko na magmamahalan kami. Pagsisikapan ko talaga na mabuti na may bibigay ko lahat. Lahat ng gusto nila para mapasaya ko sila. Alam ko na ikaw rin. Kapag nagkaanak ka na, lagi mo rin, palagi mo rin ipaparamdam sa kanila na mahalaga sila. Ayoko maramdaman nila yung nararamdaman ko eh. Ang saya siguro, no? Dito kasi malaki ang bahay pero
Hindi naman kami nakikita. Halos di naman kami nag-uusap. Mayaman nga kami, pero hindi mo naman nararamdaman ang pagmamahal. Balang araw, Lynette. Magiging masaya rin yung buhay natin. May lahi po bang Kastila ang mga Quintana? Hindi ko alam. Bakit? Kasi ang gaganda po nila at gwagwapo eh. Pero si Ma'am Lynette, iba ang ganda. Mukhang bumbahin. Ampun po ba siya? Huwag nga kayong ganyan, ha? Nagchichismisan kayo. Pero alam mo, totoo yan. Kasi itong si Lynette, anak ni Sir Robert sa ibang babae na ang pangalan Luming. Ah, kaya pala parang malayo ang loob ni Ma'am Stella kay Ma'am Lynette. Napakaluma naman yan, chismis niyo. Hindi naman tamo. Ano ibig mo sabihin? Madam Ditas, ayon sa mapagkakatiwalaan kong sources, ang tunay na anak ni Sir Robert kay Lumen ay walang iba kundi si... Sino nga? Eh, di si Isagani! Oh, get nyo? Siya kayo! Minsan nga naiisip ko na gusto ko na lang maglayas. Gusto ko na lang umalis. Ito yun ah. Gusto ko nalang magsimula ng bagong buhay. Kausap ko yun. Walang problema. Walang galit. Ako naman, Manang Tarsing. Mali ka naman eh. Eh ako mismo nakarinig na uusap si Sir Robert at si Ma'am Stella tungkol dyan. Ano ka ba? Hindi! Dahil nalaman ko ito sa isang kaibigan ng kaibigan ng kapitbahay ni Lumen. Hindi rin. Hindi ako naniniwala dyan. Dahil alam ba, isa pang nagkwento sa akin, ang tatay ko. Tatay ko mismo ang nagsabi sa akin yan. Oh! Mm-mm. Talaga? Mm-mm. Eto, hindi ito hiwalay sa usapan, ano? Sa nanay, narinig. Siguro naman, yung nanay. Mas totoong may alam kaysa dun sa ama, di ba? Ikaw naman, Tarsing, na pwede bang hindi malaman ni Sir Robert na si Isagani anak niya, eh siya ang tatay, ano ba? Ah, basta! Ang tunay na anak ni Sir Robert kay Luming ay si Isagani! Ewan ko ba sa'yo, Tarsing, kung saan mo hinuhugot yung mga chika mo? Nakakaloka ka? Hindi totoo yan, ako! Eh, yun nga ang bulungan ng marami sa amin, eh. Baka ikaw lang itong nag-imbento. Hoy! Kailan naman ako nag-imbento, no? Tigilan nyo na nga yan. Bumalik na kayo sa mga ginagawa nyo. Tapusin na natin to. Chikahan kayo ng chikahan. Hoy, hindi ko yung magsigulo. Totoo ba yan, Ma'am Ditas? Oo nga, Ma'am Bantahan. Baka na ikaw talaga nag-imbento. Ay, Ma'am. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Tapos na pong kumain si Tito Manolo. Pwede pakiakita ng bote ng alak. Okay, Ma'am. Okay, thank you. Oh, ano pa inaantay, no? Sige na! Dito muna po ako. Sige. Manang Tarsing. Ma'am. Hayaan mo na po silang mag-asikaso nun. Tapusin niyo na po yung hinuhugasan niyo. Sige po, ma'am. Okay. Luming!
sandali, sandali. Wala, Min, bakit? Wala. Masaya lang ako nandito, Min. Alika, alika, alika. Malita mo na, alika na, alika na. Akit na tayo. Alika, doon tayo magkwentuhan sa taas. Manang Terseng, ano ulit yung pinagtatalunan ninyo ni Ditas dito kanina? Ma'am? Sinasabi ko lang po kay Ditas na sinungaling siya. Yung nagbibiruan lang po kami. Di yun. Yung tungkol kay Linet. Ma'am, ano po eh. Bata pa po ako noon. Alam ko pong naging nobyo ni Sir Robert si Lumeng. Naikwento rin po sa akin na nabuntis ni Sir Robert si Lumeng at iniwan niya. At yung pong batang ipinagbuntis, si Isagani po yun. Yun na yun? Tapos sinabi naman po nung asawa niya si Felix, kaagad daw nakunan si Lumen pagkatapos ng ilang buwan. Weh, naniwala naman kayo? Karamihan po, hindi naniniwala sa storya. Pero may managsabi rin iba na yun daw ang totoo. Sus, kala ko naman kung anong tungkol kay Linet. Chismis lang naman pala. Sige na, ituloy niyo na yung hinuhugasan ninyo. Nay, gusto niyo ho ba ng gatas? Nay. Salamat, anak. Anak, tulungan mo na nga akong ilagay ito doon. Opo. Ito. Dandahan ka lang, ha? Mainit. Sige, ipatong mo muna dito. Isa pang gatas. Masarap eh. Sige po. Ito po na yun. Salamat, anak. Ako na ho dyan. Sige. Nay, magpahinga na po kayo. Baka kayo pa yung magkasakit eh. Nako anak, hindi tayo pwede magpahinga. Kailangan natin kumita ng pera para pambayad ng ospital ng tatay mo. Isa pa, ayoko na rin namang hintayin mabenta mo pa lahat ng gamit mo. Nay, tsaka po yung mga kikitain ko po sa pagde-deliver ko ng pizza. Ibigay ko na lang sa inyo. Nay. Alam niyo po, marami rin ho yung kikitain ko kung mag-full-time po ako. Pwede naman po, kuminto muna ako sa pag-aaral. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo, Isagani, na hindi ka titigil sa pag-aaral? Kahit ako pang malumpo, hindi ka titigil. Kaya huwag mong ipapasok dyan sa ulo mo
na pwede kang tumigil dahil lang sa may problema tayo. Nay, alam ko naman ho na importante yung pag-aaral. Napaka-importante po nun sa akin. Ang kaso lang po... Kaso ano? Naghihirap tayo? Yung tatay mo, baldado? Anong dahilan mo? Ha? Nasasaktan na po ako kapag nakikita ko kayong napapagod. Naawa na po ako sa'yo. Lalo na pag nakikita ko na wala nang pag-asa sa mata niyo. Isagani, magtapos ka ng pag-aaral. Doon, mararamdaman ko na may pag-asa. Bibigyan mo pa ako ng balok ng mga dahilan eh. Ate, nagkakausap pa ba kayo ni Isagani? Bakit mo natanong? Wala lang. Baka gusto mo nang kausap. Hindi. Hindi na kami nag-uusap. Alam mo ba, kahapon lumabas ako, tapos mayroon akong nakilalang babae na sobrang bait. Tapos nag-usap kami ng kung ano-ano, pero doon lang kami nagkakilala. Talaga? Hindi ako interested eh. Sorry, ate. Who could this be? Si Isagani kaya? No, I don't think so. Kasi may iba siyang gustong kausapin sa phone eh. Hello? Hi, friend! My gosh, I thought you were someone else. Talaga? Oo nga eh. Eh, binabasa ko pa eh. May sabihin ako sa'yo, di ba si Robert matagal mo nang kasama? So, para kayong magkapatid, di ba? Totoo ba? Ang alin? Totoo ba na anak ni Robert si Isagani kay Luming? Pagod na rin ako sa gulo ng pamilya natin. Pero naniniwala ako hindi pa uli ang lahat. Sana po talaga tumigil na yung away ng pamilya natin. Isagani, sinabi ko naman sa'yo layuan mo mga kintana. Bakit nakipag-usap ka dyan? Halika na! Mamaya mag-aya ka sa tatay mo. Walang galang na po sa inyo. Kailangan na po namin siya ipasok sa OR. Anak, magdadasal ka dun sa loob, ha? Magdadasal din kami dito sa labas. Na-realize mo bagay naman. Paano kung napatay mo si Isagani? Kaya hindi tumitigil yung away ng pamilya. Pag naulit pa to, ako mismo papakulong sa'yo. Hindi mo talaga maiintindihan dahil hindi ikaw ang pinahiya, hindi ikaw ang minaliit. Nay, ayoko lang naman ho ng gulo.
gulo eh. Tapos sa tingin mo, ako nagsisimula ng lahat ng gulo na yon. Kumamit ka na lang dyan sa Robert. Ayan, ha? Ay. Mabuti pa, mag-isang kintana ka na lang! Usap-usapan sa San Isidro na hindi daw si Lynette ang anak ni Robert, kundi si Isagani. Sabi na sa akin niya ng papa, kung araw. What if Tito Manolo got it wrong? Sir Manolo, pinatawag niyo raw ho ako. Naalala mo ba nung pinakuha ko sa'yo yung anak ni Lumeng? Kaano ka kasigurado yung nga ay anak ni Lumeng? Oh, wala kayo titirang pananim, ha? Lahat, ay, bunutin niyo. Bakit yung sinisira ang pananim namin? Sino nag-utos na siraan ang pananim namin? Ano ginagawa niyo dito, ha?